Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang top high school basketball player na binawian ng buhay matapos pumasok ang kanyang game-winning shot. Sino nga ba ang player na ito? Ang player na akin tinutukoy ay walang iba kundi si Wes Leonard. Siya ay naglalaro noon sa Fenville High School sa Michigan na matatagpuan sa Estados Unidos at siya nga ang isa sa itinuturing na pinakatalentadong atleta noon sa kanilang eskwelahan. Dahil bukod sa magaling siyang football player ay star player din siya ng Fenville High School basketball team. Sa murang edad ni Wes Leonard ay nag-a-average nga ito ng 19 points per game, 3.2 assists, 9.4 rebounds, 1.2 steals at 1.6 blocks per game na masasabi ko na talaga namang disente dahil na din sa kanyang edad na 16. Ang player na ito ay talaga namang napakasipag dahil kahit na siya ang itinuturing na star player sa kanyang kupunan, eh patuloy pa din ang kanyang pag-grind nang sa ganon ay mapangunahan niya ang kanyang team sa darating na season. Dumaan ang panahon at nag-umpisa na nga ang season at masasabi ko na nagbunga naman ang kanyang pagsisikap dahil nagkaroon nga sila ng perfect na 20-0 record at gusto nila itong mapanatili. Bago mag-umpisa ang kanilang playoffs ay makakaharap nga nila ang sinasabing pinakamagaling na kupunan sa kanilang rehiyon at ito ang team ng Bridgman. Dahil dito, ang kanyang team ay talaga namang naghanda para naman ipakita at ipamukha sa karamihan na ang sinasabi nilang pinakamagaling sa kanilang rehiyon ay matapatan nila. Bukod pa dito mga repa, tulad ng nasabi ko kanina, ang Fenville High School ay gustong matapos ang season na merong perfect record. March 4, 2011, dumating na nga ang araw na kanilang hinihintay na makalaban ang sinasabing pinakamagaling na team sa kanilang rehiyon. Nag-umpisa ang laro at itong si Wes Leonard ay animo'y nagliliyab sa court dahil sa kanyang determinasyon. Sa madaling salita mga repa ay meron siyang gustong patunayan sa karamihan, especially sa mga hindi naniniwala sa kanyang team. Naging diktikan ang labanan, pareha silang lumalaban mapa-depensa o mapa-opensa man yan. Bawat puntos ng Bridgman ay agara namang sinasagot ng kupunan ni Wes Leonard. At dumating na nga ang huling posisyon para sa game. Noong time na yon ang score ng bawat kupunan ay 55-55. Ang bola ay nasa Fenville. Ang kanilang strategiyang ginagawa ay ubos oras. Gusto nilang ubusin ang oras gamit ang pagpasa-pasa ng bola paikot sa loob ng court. Habang pinapasa ang bola ay merong anomalyang nangyari. Biglang pinasa kay Wes Leonard ang bola. Noong time na yon ang kalaban nila ay nagulat dahil ang star ng Fenville na si Wes Leonard ay libre. Dahil dito, wala nang sinayang na oras ang ating bida. Agaran nga siyang lumapit sa basket at agarang tumira ng layup. Nagsigawan ang lahat dahil pumasok ang layup ni Wes Leonard pero meron pang natitirang oras para makabawi ang team ng Bridgman. Bumaba ang team ng ating bida para dumepensa, ganun din ang kanilang kalaban para naman sa opensa. Agarang tumira ang kalaban pero sa kasamaang palad, hindi pumasok. Nagbunyi ang lahat dahil natapos nga ng Fenville High School ang season na mayroong perfect record. Dahil dito, ang lahat ay nagsasaya gawa ng ipinakitang galing ng ating bidang si Wes Leonard, especially sa kanyang game-winning shot. Niyakap at binuhat nila itong si Wes Leonard habang sinisigaw ang kanyang pangalan. Pero matapos ang ilang segundo, ang ating bidang si Wes Leonard ay nag-collapse. Nagulat ang lahat kasama na din dito ang kanyang ama na agaran tumakbo sa loob ng court para tignan kung ano nga ba ang nangyari sa kanyang anak. Nagulat ang magulang at kapatid ni Wes Leonard dahil nakita nila ito na hirap ng huminga at anime'y babawian na ng buhay. Ang lahat ay nalilito at napapaisip kung ano nga ba ang nangyari nung time na yon. Karamihan sa mga nanonood ay napahawak na lamang sa ulo at karamihan din sa kanila ay umiyak gawa ng insidenteng ganun lang nakita. Dahil dito, agarang itinakbo sa ospital itong si Wes Leonard pero sa kasamaang palad, sinabi ng doktor na itong si Leonard ay pumanaw na. Napakabilis ng mga pangyayari mga repa. Matapos niyang maipanalo ang kanyang kupunan, ang kanyang buhay ay agarang binawi. Ang lahat ay hindi akalain na mangyayari ang trahedyang iyon, especially sa ganong sitwasyon.
Ngayon mga repa, ano nga ba ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ni Wes Leonard? Noong na-autopsy itong si Wes Leonard, napag-alaman na namatay siya dahil sa cardiac arrest. Karagdagan pa mga repa, itong si Wes Leonard ay napag-alaman ding lumalaki ang puso at yun nga ang pangunahing dahilan ng kanyang pagpanaw. Dumaan ang mga araw, ang lahat ay talaga namang nalungkot dahil sa pangyayaring iyon. Ang mga poster para kay Wes Leonard ay talaga namang nakabalandra sa eskwelahan. Bukod pa doon mga repa, gumawa din ng tribute ang Fenville High School para kay Wes Leonard. Sa unang laro ng team nila sa playoffs ay nagsuot ang lahat ng t-shirt na mayroong nakalagay na Never Forget. Sa likod naman ng kanilang t-shirt, nakalagay ang apelido at numero ni Wes Leonard. Sinama nila ang kapatid ni Wes Leonard bilang respeto at pakikiramay sa kanyang pamilyang naulila. Ang buong team ay talaga namang nagpursigi at sa di inaasahang pangyayari, nagkampiyon sila sa kanilang distrito. Dahil dito, lalo pang nagpursigi ang team ng Fenville para sa darating na regional competition. Walang ibang tumatakbo sa kanilang isipan kundi magkampiyon sa buong rehiyon para sa tribute ng pumanaw nilang kakamping si Wes Leonard. Pero sa kasamaang palad, noong regional semifinals na, ay tinambakan sila ng team na tinatawag na Schoolcraft. Natalo man sila pero nananatili pa din sa kanilang puso si Wes Leonard.